Mga agri. So, ito po, kadadating lang ho natin sa ating farm. So, alas 10 na. So, ngayon po ay Monday. Unang araw ho ng Holy Week. So, yun, tanghali na tayo. Bibilig tayo ng ano, ang pakwan natin. So, yun mga kaagri, bali kaninang umaga, nagdilig ho tayo. Then, di natin natapos, tinigilan natin ng tanghali. Then, after lunch, oh, ayun, dumating si paring Herbert. So, siya na ho yung nagdidilig nung ano, nagtutuloy nung dinidilig natin na pakwan. So, ngayon, oh, gagawin na lang natin ngayon ni, ano, magsisimula na tayo magbutas dun sa pagtataniman ho natin ng, ano, ng melon, ng Sweet Harmony F1 para mapag-start na ho tayo magtanim sa ating itatanim ho na Sweet Harmony F1. So, tara po! So, bali, ano na ngayon, mga kaagri? Mga 3 na, or mag 3:30 na siguro. So, sakto-sakto, hindi na kainitan. Sarap na magtrabaho. So, ayun si, ano, si paring Herbert. Hindi dilig. So, yung pakwan natin. Ang bilis lumaki. So, bali ito mga kaagri yung ano, tataniman natin ng melon. Yan may mga butas na naman yan. So, susundutan na lang natin. Ito. Butas na yan dati. Yan na yung dating butas namin eh. So, may ipot na din ng manok. Na tigko-konti lang. So, ito na yung unahin natin butasan. Para mataniman na natin. Tanggalin lang natin yung lupa sa ibabaw. Ang hirap. Isang kamay. Wala tayong taga-hawak ng camera. So yun, makita nyo na may madali nang kuhain yung lupa. Kasi dati nang may butas yung mga kagri. So bali yan mga kaagri, nabutasan na natin lahat. Bali tinanggal lang natin yung lupa dun sa ano. Yung dating butas niya si. Bali tinanggal lang natin yung pinalupa. Yan, kaya mabilis lang. Yan o yung tataniman natin ng melon. So bali, ang nagawa ho nating butas dito. So bali, ang isang anayo ay 37 na butas. Yan. So, nakikita nyo, ganyan lang yung butas natin. So, hindi pa yun yung final mga kaagri. Dahil direct seeding tayo. Ang gagawin natin dyan, tutubigan pa natin yung pinambutas. Then, bubuhagagin natin yung pinangilalim. Bago natin ilalagay yung ano. Yung mga pina-germinate natin na buto ng melon. So, 37 ang isang hanay. So, tatlong hanay po ito. So, 37 times ano po? Times 3, kasi tatlong anayo ito. So, 111. Tama ba? 111. So, yun po, bali 111, isang butas. So, ang gagawin nun natin, kada butas ay tigda dalawang buto ang ilalagay natin sa isang butas. Yan, sa isang butas dyan, tigda dalawang buto nung ating Sweet Harmony F1. So, papatako siya na ang mailalagay natin dito na buto ay nasa 222. So, bali, try natin, ano, unahin yung maitanim. Magtatanim muna tayo ng isang lata po muna ng Sweet Harmony F1. So, ang isang lata ng Sweet Harmony F1 ay 440.
maximum o ano min, hindi po bababa ng 440 na buto. Wala, ito palang bubutasan natin. Bali, tatlong buto yung mga kagri, yung si Tarmonepo natin. So, ang plano po, magpapauna muna tayo ng isang lata na maitanim para matesting muna natin bago yung bago natin pagsasabay-sabay yung dalawang lata tsaka natin pagsasabay ng tanim. So, magtetesting muna tayo ng isang lata para sure tayo. Kasi hindi mo tayo sanay ng, ano, ng direct seeding. Mas sanay mo tayo sa, ano, sa pa-transplant. So, yung pa-seedling style. So, ngayon naman itag-init. So, yun ang pinang-plan natin. Bubuhagagin natin yung lupa. Babasahin natin yan. Tinawang binutasan natin. Then, bubuhagagin natin maigi. Tapos, pag-transplant natin ng buto, dapat hindi siya, ano, hindi siya basang-basa. Parang yung medyo may moist lang. Kasi pagkakalam ko, pag direct seeding tayo, pagka nababasa maigi yung buto, natutunaw ho yun. So, ang pinang-plano natin, gagawin natin yung pagkabuhagag ng lupa sa kada butas, parang gagawin natin na medyo moist lang siya, then konting basa lang hanggang maatubo yung idadirect natin na, ano, na buto. So, yun ang plano natin, mga kagri. So, yan, magbubutas pa tayo. Day 2. So, bali, mga kagri, 6:20. So, umulan mo kanina. Sandaling araw, malakas. Kaya, yun, hindi na tayo magdidilig. Kaya, okay lang, kahit ano. Pagkatapos natin magkape, di punta na tayo din sa, ano, sa pakuhanan natin, di maglilinis-linis yun tayo. Mamaya mag-aabono po kami. Abono namin yung pakwan. May kape doon na, ano? Yung ganito. Kaso medyo iba lasa. Pero ayun. Yan mong kape yun eh. Kape yan. Tsaka yun eh. Hindi, kape yan. Organic na, ano? Organic na kape to. Oh, coffee plus. Bale yung flavor eh, baka magugusto mo. Ano lang? Kala ko may yun eh. Parang may bagyo eh. Walang habos ko yung panahon yun. Hindi lang yung ano. Parang ano. Agwa de Mayo. Ano? Yung unang ulan sa ano, pag-init. Malakas na unang ulan. Sobrang lakas yun. Ayos naman yan. Hindi na mag-ibig. Pasalahat yung lupa eh. Ay puta, nagbasa rin ang mukha ko. Basa rin, pinasok eh. Nato nga, may wages pa eh. Kaya pinapasok kami sa akin eh, kahit anong init, sabi ko, baka bigla umulan eh. So, yun, mga ka-agree, ha. Maglilinis-linis ulit tayo nung ano.
nung pakuan natin. Tapos si Paring Herbert, sabi ko, ano, magbubutas na daw siya nung tataniman ng melon. So, nasa ano na lang naman, 100 plus na lang bubutasan para makatanim tayo nung ano, yung isa pang lata. So yun mga kagri, bali painga na tayo, mainit na. Dapat babalik pa tayo dun eh, kaso biglang tumirik yung araw kanina, makulimlim po eh. So kain muna tayo ng ano, ng tanghalian, then painga. Pagka medyo hindi na mainit, balik tayo sa area. So nagluluto na kami ngayon ng ano, ng pang tanghalian namin. So bumili si Paring Herbert ng ano, ng bangus. Kasi mga kagri, bali paksiw na bangus. Saan ba si Paring Herbert? Parang bumibili ata ng sigarilyo eh. So yun na, mamaya na lang mga kagri. Nilagyan niya ng ano, yung drum. May butas kasi. So para may extra tayo na drum, magiging tatlo na yung drum natin pag nagawa niya ng paraan. Dali-dali na mag-abono. Ang gawin, pinapatulaw mo na lang. Mas dikit ano? Parang kandila, ano? Laki na. So ito may deform. Tanggalin natin yan mamaya.
Day 3. May manok doon sa harip. Mamaya, try mo na lang. So ngayon mga kagri, kami po ay mag-aabono doon sa ating pakwanan. Kasi nakikita niya, nahalo na ni paring Herbert yung iaabono natin. So ang abono natin ngayon, gagawin na namin tigda dalawang takal sa isang puno. So yun, makikita nyo, hindi na kami nagtitipid sa drum. Meron namin malaking drum na ano, tatlo na yung gamit natin. So yun, uti-uti, nagkakagamit na ulit. Ayos lang. Para kayong naghahalong kalamay yan, oh. Nagbun nga lang ako. Sa'yo mga kagri, tatlo na yung drum na ginagamit namin. Yan. Dun, sa dulo. So kung naalala nyo dati, ito lang gamit namin yan. Meron na, naka-delayin siya namin ng drum. So, madali na mag-abono. Pwede kami maghalo ng tatlong halo na. Para isang abonohan na kami. Ah, isang ilas ng timplahan na kami sa ano, sa pagtitimpla ng abono. So kulang na lang namin yung balde. Yan lang dala namin yung balde. So susunod, subukan namin kung umano ng magandang balde. So tara po, tayo mag-abono. Kasi mga agri, makikita nyo yung mga pinatuloy natin na unang bunga. Pangharbesan, lalaki na din. O konti pa lang naman po yan kasi hindi pa yun yung pinang patuloy natin na madamihan. So naalala nyo, nagpo-pollinate tayo. So yun yung pinang papatuloy natin para magsabay-sabay ng harvest. Tubo ng damo ulit, ano? Ah, mahalaga naman, maabunuhan eh. So yung gagawa natin yung luan, ano? Yan, dalawang takal na. Laki na. So ito may deform. Tanggalin natin yan mamaya. Sige, mag-abono muna kami. Thank you.
So bali yung mga kagri, kakatapos lang namin mag-abono. So yun, tamdam namin yung mas gaan ng trabaho ngayon kasi tatlo na yung drum na gamit namin. So mas madali, tsaka mas mabilis. So yun, das abono na namin yun ng complete. Malamang yung next abono natin, ipapalitan na natin siya ng Unique 16. Tsaka kung kaya natin makabili pa ng potash, pwede na rin natin haluan siya ng potash. Pag hindi naman, sa susunod na abono pa po yung potash.